natin po ang hindi natin mawari. Ano, mamaya po sa TV Patrol, panoorin po ninyo ang simula ng aming tatlong bahagi na special report tungkol po dito. Siyempre, kinuha din po natin ang panig ng mga tsyong. O, para dalawa ang panig natin parati, hindi ba? Pinuntahan ko po yung mga tsyong sa Cebu mismo. At ang mga tsyong ay talagang, siyempre, para po sa kanila, isang malaking kasinungalingan ang mga ipinapalabas dito sa documentary na ito. Pero medyo magtataka ka rin kasi hindi pa nila napapanood yung documentary. Ano? Ayaw nilang panoorin kasi para sa kanila, propaganda lamang ito para kay Paco. Sa totoo po, eh, talagang propaganda. Kasi ito po'y talaga ipinalabas lahat ng mga bagay na sinasabing magkukumbinsi sa tao na siya'y hindi guilty. Pero doon sa kabila ng paninindigan ng mga tsyong na siya, kumbinsido kami, may positive identification sa isang witness na si Paco talaga yung nakitang pumatay sa aming mga anak. E paano po yung may 35 na hindi man lang nakapagdepensa para kay Paco naman? So, ito po ay masalimuot ano, na usapin dahil nagdesisyon na ang Korte Suprema na panghabang buhay na ang pagkakakulong ng Paco. So, posible ba yun? Posible ba yun na ang Korte Suprema ay maaaring magkamali sa desisyon? Kasi paanong nagkamali naman? Eh, hindi nga nasama yung testimonya ng 35. Kaya nga gusto kong kumausap sa isang abogado eh. Sino bang pwede natin kausaping abogado para lang tanungin ito na kapag mayroon ng desisyon ang Korte Suprema ng ganyan, pero hindi na ipasok lahat ng depensa, pwede pa bang mag-apila yan kahit na decision with finality na? Hindi ba magtataka tayo? Ito po'y magandang usapin sa ngayon eh, kasi napatunayan po natin sa mga kararaan pa lamang na mga current events na kahit po ang mga justice sa Supreme Court ay tao lamang na maaaring magkamali. Hindi ho ba ang Chief Justice po mismo ng ating bansa ang napatalsik sa pwesto? Dahil nagkamali din sa buhay, sa mga desisyon. Hindi ba? So tayo po ay nagtatanong lamang. Kasi sabi nga nila eh, marami dyan ang nako-convict na inosente naman sila. Hindi po natin sinasabi na inosente si Paco Larrañaga, ha? Ang sinasabi lang po natin, paano nangyari na ang 35 witness ay hindi nakasampa sa depensa ng inaakusahan? Yan po. Yan po ang ating gusto lamang tanungin. At panoorin po ninyo ang ating report sa TV Patrol para po malaman po ninyo ang kabuuan ng isyong ito. Kasama na rin po dyan ang mga nakapangingilabot na reaksyon ng tao dito po kapag napanood po ang documentary na yan. Ang pangalan ng documentary ay Giving Up Tomorrow. I'm sorry, Give Up Tomorrow. Okay? So, hindi naman po itinatanggi ng mga producer nito na sila ay may kasama sa production na kamag-anak ni Paco. Opo, talagang pamilya at kaibigan po ang gumawa ng production na ito. So, ang importante ay yung nilalaman. Ano? So, panoorin po ninyo TV Patrol mamaya po ang alas 6:30 ng gabi. Samantala, alam mo itong maganda sa media, no? Kung minsan, hindi po sa lahat ng pagkakataon, kung minsan nakakaalala po kami ng mga bagay na dapat maalala. Kasi po sa media, kapag na-cover mo ngayon, kapag may mas malaking balita bukas, wala na, nakalimutan na itong una.